namatay naman agad yung tatay ko kasi siya diabetes ang pinamatay niya. Pero nung panahon ng gera, buhay siya? Ay, oo. Anong ginawa niya nung panahon ng gera? Tago-tago kami sa mga bun. Pumunta kami sa mga baryo, sa mga bundok. Hindi siya nakipaglaban nun? Di naman. May mga hapon nun. Mga hapon nun nagpapasin nun. Pero hindi siya lumaban sa mga hapon nun? Hindi siya. Naman. Parang ang lalaban, hindi naman kami. Wan, mga sundalo ang nabun sa kami. Pero hindi sila sinaktan nun? Hindi. O di naman pala eh. Hindi naman kung mabait-babait din kung lukuha ko kagod. Pero kayo, hindi kayo sinaktan ng mga hapon nun? Hindi. Nagtago kami sa bundok. Saang bundok? Pagkain doon sa bundok ng Bicol. Ah, sa Bicol kayo nagtago? Oo. Ang dami yung pagkain ng mga gulay. Pitas-pitas na ng mga papaya doon ng hapon. Mga buko niyo. Nakagusog na bisog ka doon sa kamote. Hindi ka magugutong doon. Nangunuha ka lang ng mga papaya sa puno, buko, mga buko niyo. Sa buhay doon, kamote. Kung hukayin mo lang, may kamote na, kamoteng kahoy. Walang hapon doon sa Bicol? Wala. Walang... Eh, saan lang yung mga hapon? Sa Maynila lang? Pero dumating ng Amerikano yun, at nagpanahulaan na. Umalis na sila? Nagpana sila ng kami. Pero kailan kayo umalis sa Bicol? Kailan kayo umalis doon? Tapos saan kayo lumipat? Saan probinsya kayo lumipat noon? Sa Tarlac. Ah, Tarlac na. Nagkabi sa Tarlac. Diyan na akong lumaki ng high school sa Tarlac. Tapos kailan kayo lumipat ng Pangasinan? Eh, nung nung nakilala ko na si Papa Edmond yun. Doon na kayo sa Pangasinan? Oo, sinama na niya ako sa Tayong. Kasal kami sa San Nicolas. Kami kinasal sa Nicolas. Saan ba siya nakilala nun? San Nicolas. Sa Maynila. Ano siya nung kaibigan ko, kakilala siya. Ah, dito kayo sa Maynila nagkakilala? Ka-office niya yung kaibigan ng pinsan ko. Ah, tapos doon niya kayo dinala sa Pangasinan. Eh, ba't doon hindi dito sa Maynila eh? Mas maraming trabaho dito. Doon sila tangang kundi sila, may bahay sila doon. Ang ganda sa Pangasinan, daming. Sa Tayong ang ganda, daming pagkain. Dumadayo lang sila dito nung sila papang... Busog-busog ka sa pagkain doon. Magtitinda pa sila mga ulam sa palengke. Yung kapatid dyan, magtitinda ng lumpia, siopaw na. Busog na ako doon, maraming pagkain. May siopaw, may empanada. Ba? Meron sila parang karinderya. May pansit, may dinaguan, may palabok, may siopaw, may lumpia. Sino may-ari ng karinderya? Yung kapatid niya, si Mamang Kunching. Ah, si Mamang Kunching nagkakarinderya noon? Ang galing magluto noon. Sarap daming pagkain. Basta gutom ka, kuha ka na lang doon ng lumpia. Kahit yung magbayad? Pagkanda, wala. Oh, ayun, hindi manugi siya. Doon kami nakatira sa kanya, Mamang Kunching. Dito sa bahay niya. Nagkakarinderya pala siya noon? Oo, meron pa siyang katulog, tagarahugas ng plato. Ang maganda niya. May tagahugas ng plato, siya lang nagluluto. May tagahugas ng plato, bigay sa mga customer. Ganda ka sa pag-market din, daming bumibili sa kanya. Mabili. Ang ganda rin ang panahon. Busog ka sa pagkain. Pero kailan siya pumunta ng Amerika, si Pamang Kunching? Ay, wala na. Hindi na siya nagtitinda na. Wala na. Alam ang trabaho niya doon, nurse? Nung nag-asawa na si Brenda. Punta na sa Amerika si Brenda. Pati siya, si mama. Yun, wala na nga. Nagkahiwa-iwala na kami. Naiwan na kami sa Tayog. Siya na sa Amerika. Eh, ba't di kayo sinama? Hindi naman pwede. Pwede. Ba't naman hindi pwede?
American citizen kasi si Brenda, kaya nakapunta siya doon. Ba't siya naging American citizen, di ba? Hindi naman... Ano yung tatay niya, tagalo siya. Taga doon? Oo, America. Pero Pilipino yung tatay niya, di ba? Oo, Medrano, Pilipino. Medrano. Ay, makita mo ka doon. Si Aboy, nakapunta na ata doon. Buhay pa siya pag-ibon. Ang ganda na kasi marami ng mga kandun, mga Jollibee, baka kung meron na lahat. O, parang city na nga yata yung tayo. Eh. Pero hindi pa, ewan ko kung city na ba yun. Pagkainan ng Jollibee, McDo, mga marami doon. Nung panahon ng hapon, may mga hapon din doon sa ano? Ay, wala na. Alam na yan. Wala na hapon. Ah, wala pa kayo doon? Wala pa kayo? Na, wala nang hapon kayo. Noon.